Hey guys, it's Danica. Welcome back to my channel. So for this video, kakain tayo ng seafood. And I will also answer a couple of questions regarding my nose job. I'm gonna give you guys updates. So if you guys wanna know more, and if you wanna join me eat seafood, keep on watching. Hey guys, andito tayo ngayon sa one of the famous seafood places here in Cebu. It's found in Consolacion. It's Cohardan Talabangos Eatery. Sama tayong kumain! Let's go! Papakita ko sa inyo guys how it looks here. So maganda dito kasi may mga kubo and it's here by the sea ba to? Hindi ko alam. By the beach. So andito na kami sa table namin while waiting for the food. Tinanggal na lang namin yung face masks. So, diba? Maingay kami. So hindi ako mahilig mag-makeup, guys. So, kitang-kita niya yung mga sumpa ko sa mukha. Ayan. So, before anything, here is an update on my nose. After 2 months, eto na siya. But so many things have happened, kaya I'm gonna walk you guys through. So, I've had my surgery last September 16. And then, diba we removed the stitches 6 days after. And then while I was having the stitches, medyo mahirap pang magsalita. Hindi ako nakapag-video. Pero mahirap pang magsalita, hindi ko masyadong magalaw yung mouth ko. Hindi pa ako masyadong makakain while the stitches were still there. But after we removed the stitches, mga after a week, I noticed na mas nagagalaw ko na, mas nakakain ako, mas naka-smile na ako, as you can see from my first video. And then after that, I noticed na as days passed by, medyo mas lumit na yung nose ko kasi medyo swollen pa yung this part of my nose and especially the tip kasi yung tip kasi yung in-adjust, diba? But right now, 2 months after, this is how it looks. But I noticed after, like, let's say after 3 weeks, may nagda-develop na dent dito sa part ng nose ko. And it's probably because of my cartilage. When Doc made the adjustment, diba, the first thing that he did is that tinitch na lang niya yung nose ko. We didn't have to get any cartilage from my ear. Ang nangyari, I think, that's why nagkaroon ako ng dents sa kilid. Kasi, tinitch lang siya. But I told him about it and we had a consultation and I showed him how it looks and then he said that we had to adjust the notch in my nose. So, first week October, we had the surgery, in-adjust niya, and kumuha siya ng konting cartilage sa nose ko. But this time, wala nang bayad. Free na yun siya. And right now, eto na siya. And I'm really happy about it. So, I'm gonna answer some questions. Magkano? Was there pain? And all the other questions that you guys asked me through Instagram and some comments on my first video about the surgery. Let's do that when the food arrives. Here's the food! Sarap! Ito yung favorite ko. I love talabas so much. Tikman ko ngayon talaga. And we have crabs, and we have shrimps. Yummy. Let's eat! Ay, good spoon, ma. Nahugas na ako ng kamay kasi I don't like using spoon and fork when eating seafood. Mas masarap talaga kung magkamay. That's how. Talaba. I love talaba. It's the best. Ngayon, tag-sauce, baby. Ngayon, kaya ko po yun.
Please, ko sa toya mo. Saan? Bakit sa labas yan? Okay, cook na. We have itlog maalat. Yummy, yummy. Kain tayo. And we have shrimp right here. Set up. I think this is garlic butter shrimp with sweet sauce. Ang nakakapagod lang talaga pag seafood is kailangan mo pang tanggalan ng skin yung shrimp and yung crabs. Kaya guys, if you're visiting Cebu, make sure na makadaan kayo dito sa Kohordan. Kasi ang sarap talaga. It's so delicious and sakto lang sa presyo. Fresh yung seafood. Mabubusog kayo. It's gonna be the best seafood experience. So, yan. It's very worth it. Worth it. Worth it. Yan. Sarap. Sausaw natin si suka. Marte ba kayo sa veins? May naiwan pang veins. Will rise. Drop. Then we have mussels. Mussels, how do you pronounce it? Basta tahong. Ayan. Also really love this. I love seafood. So enjoy muna kayo dyan guys. Enjoy muna kayo manood sa aking short seafood mukbang. I'm gonna answer the questions in a while. Kain muna tayo. Natunok yung auntie ko. Saan natunok? Ay! Ouch! Napasok yung tinik na auntie, no? Sa Tagalog. Tinik ng isda. Pumasok yung tinik ng isda sa ngipin niya. Ouch! Ram! Ay, sa ram! Ay! Kapakit! Lagi! Meron kaming tinola na lapu-lapu. Ayan. Aray. Woohoo! Aray, ang init. Matinik di ang lapu-lapu. Nanti. Oh my god guys, look at that. Yummy! Ang init. So, buksan na natin siya. Let's open up the crab. Wow. Paano ba kayo mag-open ng crab? Ako hindi ako masyadong marunong mag-open ng crab. Pinagawa ko lang. Break it in half para makuha yung meat inside. Ayan. Eat
eating seafood for me is always, always messy. But it's worth it. Wow, ang daming meat. See? Ooh, with rice. Sarap. Mag-andre mo kakagwasyon. Sarap. Mag-andre mo kakagwasyon. In a while. Mukhang ka-aligin. What? Nakadini po mukhang. Aligin eh? Ayan, we have alige. I love alige. Auntie, fats sa crab yun ni, ang alige. Fats daw ng crab. Fats pa talaga ng crab, hindi ko alam. Pero ang sarap-sarap yun. Who loves alige? I do. Ang alige? Baby. Baby? Oh my God. Takot siya na. Hindi niya nakakainin yan dahil baby niya. Manugay, magiging ano yan. So, what most people are very curious about is yung cost. Magkano ba yung nagastos? For my case, nagugas lang kami ng plato. For my case, nagugas lang daw ako ng plato kasi walang budget. Walang just kidding. Kaya nagugas kami ng plato. But depende sa procedure yung cost. So the simpler the procedure, of course, the less expensive, and the more complicated it is, mas mahal siya. So depende sa mga gusto nyo. Meron kasing silicone, meron ding Gore-Tex, and pwede din yung cartilage nyo lang. For my case, cartilage kasi parang mas complicated yung cartilage. Kaya yung cartilage yung pinakamahal. For the meds, nasa around, hindi na siya umabot ng 2K. Yung laboratory, depende kung saan kayo gusto magpa-lab. Ako sa high precision, kaya mura lang. Hindi na umabot ng 1K yung labs ko. Pero hindi pa siya kasama nung swab test. Of course, yung swab test, nasa around 5 to 8K for the COVID test. Yung ginawa ko, doon na ako sa government hospital namin, drive-through swab test para free. So, nakasave ako doon. All in all, ilalagay natin dito yung total. Hindi calculator yung utak ko. Hindi ko kaya, besh. Ayan. So, that's the total. Let's see what are the other questions. Pero, for now, kain muna tayo. Sorry about my hands, guys, kasi talagang messy ako kumain. So if you love seafood, I'm sure you will love watching this. Ang daming talaba. Around 3 kilos yung in-order naming talaba. And yung lola and ako lang yung kumakain. So, dapat natin ubusin, guys. Ang dami pa. Tapos parang tapos na silang kumain. Ako na lang yung natitira kasi I'm vlogging. Because madaldal lang ako. Ayan. Sarap. I think medyo complicated yung video, no? Kasi kumakain ako when nag-explain. Sana naman you guys can bear with me. But if you want me to do another sit-down video, if you have other questions, just comment down below because I am very much willing to answer those questions as much as possible. I'm just really enjoying my moment eating seafood. Ang tagal ko na hindi nakakain ng this much seafood. So, ayan. Sarap. Ayan. Let's enjoy the crab claw. Ang cute lang ng crab, no? Ayan pa. And then yung crab meat. Rice. Sarap. Sorry kasi hindi nyo nakikita yung food. Mukha ko lang. Hindi ko kasi dala yung tripod.
Kaya naka-angle lang siya. Ayan. Slimy din siya. Tawag kasi namin dito sa Cebu, talaba. Ayun ko lang sa ibang lugar. But this is oysters. Talaba din. Talaba din pala. So that's talaba for oysters. Let's see how many talaba I can finish in 30 seconds. Ready? 1, 2, 3, go. 1. Eight lang, eh. Ouch! Hindi ko ma-open. Kailangan ni siya knife. So, nilagay ko lahat ng oyster meat sa isang bowl para mabilis. Nalagyan na natin ng suka. Ganito ako ka-addict sa talaba. Kasi I really, really miss talaba. So, mix lang natin ng ganyan. Pasintabi sa mga ayaw sa talaba, guys. Pero ang sarap talaga. Ito yung masarap, yung big and juicy. Antok na ako, guys. Sinasabay ko na lang lahat. 3 oysters in 1 subo. Iba ang oyster kay ganda. So, sa mga nagtatanong kung masakit ba, hindi. Based on my experience, ha, I can speak for everyone who has experienced rhinoplasty, nose job, alarplasty. I can only speak for myself. So, based on my experience, hindi siya masakit kasi yung na-feel ko lang talaga yung pag-inject ng anesthesia. And then after that, wala na. Na-feel mo lang na parang may pressure, ginagalaw yung nose mo, pero walang pain talaga. Of course, hindi ka nakatulog, ha? Local anesthesia lang. So, na-feel mo, gising ka the whole time. So, I think I was just half asleep. My procedure lasts for around 1 hour and 30 minutes. Kasi medyo complicated talaga pag cartilage. And then, ayun, pag uwi ko, wala lang, parang wala lang. Wow, kasaba sa eyes. I'm sorry. Yung pauwi kami, parang nafe-feel ko lang na nag-wain out na yung anesthesia. So medyo may nafe-feel akong pain. But uminom lang ako ng Arcox siya, and then after that, wala na. Hindi na ako uminom ng pain reliever ever since. So for my whole experience, once lang ako nag-Arcox siya or pain reliever after the surgery. What else? Nung second procedure, yung inayos yung dent. Ayun, yun yung medyo mas masakit. Hindi ko alam kung bakit, pero probably because nasa my skin siya. Sa my skin nilagay yung a bit of skin and extra cartilage or inside, under the skin. I don't know. I can't explain. Pero mas masakit siya. Hindi ko alam kung bakit. Tapos, yung sa ears ko naman, hindi siya masakit, pero mas grabe yung sensation na feel mo na may surgery sa ears compared sa nose. So, hindi ko alam kung bakit. But after that, mas nahirapan akong mag-clean sa ears ko, mag-maintain, kasi hindi ko nakikita. Unlike yung sa nose, ang dali-dali lang. Nakikita ko sa mirror. Ayan. So I guess that's my overall experience. Again, if you guys still wanna know more, feel free to comment below. And to end this video, tingnan na lang natin yung before the first surgery, and then after the modification is this one. Lagay natin yung pictures here. So ayun guys, thank you guys for watching, and I hope to see you on my next video.